Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope and I pray that you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Bumababa na sana yung kaso, tumataas na naman. Hindi natin alam kung anong kadahilanan. Baka ito ay dala na siksikan sa mga rally-rally. Ano po? Huwag nakakalimot. Keep your mask. Mahirap yung kayo naka-face mask, nakalabas ang ilong ninyo. Ayusin. Ano po? Ano po ang tanong? Meron po nag-email, marami siyang tanong, pero yung subsequent na tanong ay nakaugat naman doon sa unang tanong, kaya yung unang tanong na lang sasagutin. Ang tanong po ay, will the unrepentant sinner be forgiven? Will the unrepentant sinner be forgiven? Yung po bang makasalanan na ayaw magsisi, mapapatawad, ay ayaw ko sana sagutin kasi dapat alam mo na ang sagot. Di po ba, ano? Pero, of course, alam mo na ang sagot. Alam niyo na ang sagot. Ang sagot palagi doon ay ano? Ang tanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos ay ang mga kasalanang ayaw mong ihingi ng tawad. Paulit-ulit tayo diyan. Ano po? Ang tanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos ay ang mga kasalanang ayaw mong ihingi ng tawad. Paano ka patatawarin kung hindi ka humihingi ng tawad? So, patatawarin ba? Hindi. Paano, Father, kung hindi niya alam na kasalanan yun? Meron ba sa inyong hindi alam ang kasalanan? But worst, ito kaya ko gusto sagutin yung tanong, worst, as I have said this many times also, that what makes sin more evil is when we try to justify our sinfulness. Una, ang tanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ay kasalanan na ayaw mong hingi ng tawad. Mas lumalala ang kasalanan kapag ang kasalanan ay pinapangatuwiran, when you try to justify it. Alam mo nang may kasalanan ka, nangangatuwiran ka pa. Humahanap ka pa ng lusot. Alam mo nagsinungaling ka, lumulusot ka pa. Alam mo nang ikaw ay nang babae, lumulusot ka pa. Alam mong ikaw ay nagnakaw, lumulusot ka pa. Ano pa mga kasalanan? Alam mong dapat ka magsimba, hindi ka nagsimba, lumulusot ka pa. Alam mong dapat igalang mo yung mga magulang, lumulusot ka pa. Pag-usapan lang natin yung Ten Commandments. Pag ikaw ay gumagawa pa ng dahilan para pagtakpan ang iyong kasalanan, lalong lumalala ang iyong kasalanan. Ikatlo, worse as the gospel or the readings few days ago have said, if you cause others to sin, then worst. Sabi ko nga kanina sa homily, ay mabuti pang talian ng liig at lagyan ng pabigat upang ikaw ay itapon sa dagat para ano, hindi ka na makaahon. Hindi ka na dahilan ng iba para magkasala. So, pero maganda rin pagtuunan ng pansin ito. Nagkasala ka ba o ginagawa mo pa rin? Halimbawa, may nangumpisal sa akin. Bless me, Father, for I have sinned. Ano po ang kasalanan? Ako po ay nagsisinungaling. Tinanong ko siya, ngayon bang ikaw ay nangungumpisal, magsasabi ka ba ng totoo? Oo naman, Father. Magkaiba yung ako'y nagsisinungaling at ako ay nakapagsinungaling.
Magkaiba yon. Pag sinasabi niyong ako ay nagsisinungaling, ibig sabihin lahat na sinasabi ko kasinungalingan. Kaysa sabihin mong ako po ay nakapagsinungaling. I committed the sin of lying. Magkaiba yon. Iba yung ako po ay nambababae. Ibig sabihin, ginagawa mo pa ngayon. Hanggang ngayon, nambababae ka o nanlalalaki ka. At iba yung sasabihin mong, I have fallen into the sin of adultery. I have committed adultery. Magkaiba yung I have committed and I am doing adulterous act. Magkaiba po yun, ha? At ang panglima, hindi lang yung ako'y nangumpisal. Hindi lang yung ako ay inamin ko yung aking kasalanan. Palaging kaakibat nun ang pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay. Kasi kasama po yun eh. Reparation and repentance. Ibig sabihin ng reparation, kung ako'y nagnakaw, sinusuli ko yung aking ninakaw. Yun ang reparation. Kung ako ay nag-away tayo, nagpunta ako sa iyo at ako'y nakikipagkasundo. Repentance, hindi ko na muli gagawin yon. Hindi ko na uulitin. So, sana po maliwanag yon. Ano po? Maliwanag. Doon sa tanong na, yung po bang makasalanang ayaw magsisi, mapapatawad? Simple lang yung tanong na yon. Kung ikaw ay nag-iisip, alam mo ang sagot doon. Ano po? Alam mo ang sagot doon. So, sana pagnilayan, ano po? Pero magandang idugsong yung homily ngayon. Huwag ikaw ang dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Muli po si Father Dave sa ating Deep of a Father that we may become a better person today than yesterday. Please ingat po palagi. Ano po? Feeling natin wala ng COVID. Feeling natin, kahapon po, nag-concelebrate ako sa misa ng Cardinal sa EDSA Shrine. Ano po? Naku, feeling ng mga ibang tao. Ha? Parang wala ng COVID. Parang wala ng COVID. Meron po kaming dagdag lang. Ano po? Dagdag lang. Meron po kami isang pari ngayon sa Archdiocese of Manila. Bata pa. Nagka-COVID. Gumaling sa COVID. Ang problema naman, nasira ang kidney. Ha? Early 40s, nagka-COVID, gumaling sa COVID, dala ng mga gamot marahil na binigay sa hospital. Pare ito, ha? Nasira ang kidney. Ay may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. So, inaayos ngayon yung naghahanap ngayon ng donor for kidney. Kasi nagda-dialysis na. Ang hirap nun. Huwag kayong magpapabaya. Ano po? You do not know what will be the effect of COVID in your body. Yung ibang basketball player, yung ibang naglalaro, hindi na makapaglaro. Kasi konting takbo lang, hinahapo na. Yung iba nga, tanong nyo sa mga doktor ninyo, ha? Ang common cause ng COVID ay common side effect ay brain fog. Yung kayo ay parang lutang ang isip. Yung dati nga, hindi nyo na ginagamit ang isip, nagka-COVID ka, di wala ka na lalong isip, di po ba? Ano? Ay nako, ang hirap nun. Ha? Lutang ang isip, brain fog. Pagka minsan, ano pa, yung aking kapatid, yung na kanyang problema, parang, ha?
parang bigla kang tulala. Nagka-COVID eh. I hope makaka-recover. So, mag-iingat po. Ano po? Pwedeng mild, pwedeng asymptomatic, pwedeng hindi kayo na hospital, pero may effect. Merong side effect sa inyo. Kaya mag-iingat po. Ano po? Ha? Mag-iingat. Daming pasaway. Ano po? Mag-iingat. God bless. Ano po?